So guys, napadaan nga sa FYP ko to na si teacher. Pinapagalitan niya yung estudyante niya kasi parehas nga daw ng sagot, tsaka parehas din ng mali. May mali talaga yung estudyante eh. Pero kung may ganun kasing incidenteng nangyari, dapat kinausap na lang in person. Hindi yung pinost pa ni ma'am. Wala namang problema na disiplinahin ng mga estudyante kasi alam niyo naman, Diyos ko, dumaan naman tayo sa pagka-estudyante talaga, as in sobrang titigas talaga ng ulo. Pero kasi ito yung pinaka nakakatakot, hindi natin alam kung ano yung takbo ng mga isip ng bawat tao. Lalo na mga kabataan. Kasi kapag nalaman ng mga iba, pwede silang mabuli. Kasi bakit naman kasi kayo nagkopyahan? Hindi nakakatakot lang kasi. May kilala akong ganun ang nangyari. Hindi siya pumasok almost 1 month. Kasi nakakahiya. Bakit nyo kasi ginawa na magkopyahan? Kasi pwedeng madamay yung magulang niya eh. Pwedeng sabihan yung magulang niya na, Diyos ko, yung anak mo hindi mo pinalaki ng tama. Ganun, takayang nansin yung ganun. Diyos ko, ako nga kahit pinalaki ako ng tama ng magulang ko, pokpok ako eh. Diyos ko, nasingit pa yun. Hindi, ang mali lang talaga ng teacher nag-post. Yun lang yung mali niya. Pero walang mali doon sa pagdidisiplina niya tsaka pagsabihan. As in, gawain naman talaga ng teacher yon. Tsaka, alam niyo naman, second mother natin ng mga teacher. Kasi kung ako yung magulang nung isa sa dalawang batang yon, eh hindi. Basta yun lang yung red alert ni ma'am. Pero wag naman nating i-bash si ma'am. Hindi naman lahat ng tao perfecto. Saludo ako sa lahat ng mga teacher. I love you. Opo. Aling Mirna? Mare! Sino kaya ito? Mare? Mare! Hello po. Ay, asan yung nanay mo? Umalis po eh. Saan napunta? Hindi ko po alam. Ay, ikaw na ba yung anak ni Jenna? Opo. Ay, ang wapo-gwapo mo naman. Eh kasi, nagtitinda ako ng kusino. Eh, nasabihan ko na siya nung nakaraang araw. Sabi niya kukuha daw siya. Eh, may mga hotdog ako dito at saka skinless, longganisa. O ano? Eh, wala po si mama eh. Ay, Diyos ko. Alam naman yun ni mama mo. Tsaka, kilala naman yun, sabihin mo, Jima. Wala po kasi siyang nabiling sa akin. Ay, hindi. Kahit walang nabiling. Basta, ibibigay ko na lang sa'yo. Tapos sabihin mo na lang sa kanya, ha? Ay, baka pagalitan po ako ni mama. Ay, hindi kanyang papagalitan. May ulam na ba kayo mamaya? Meron naman po. O, mamayang gabi? Meron din po. O, bukas. Bukas. Hindi ko lang po alam kay mama. Ay, nako. Alam mo, mag-imbak na kayo kasi... Ay, baka maggabihin, curfewin, wala na kayong aanoin dyan, pangkain. Eh, kaso, baka pagalitan po ako ni mama. Hindi nga, papagalitan. Kumuha na nga. Kuha ka lang. May mga tusino ako dito, hotdog, anong gusto mo? Eh, wala po kasi binilin si mama, baka pagalitan po ako eh. Ay, ulit-ulit naman po. Alam mo, sasabihin lang naman yun ni mama mo. Ba't hindi ka kumuha, ganito, ganyan, ulam naman natin yan. Hindi naman. Kumbaga, ito na nga. Pinapautang ko kasi kapag pumunta pa ako dun sa dulo-dulo ay may magbili pa nito o may mag-utang. Hindi kinuwawalan kayo ng ulam. Eh, siyempre, utang po yan eh. Eh wala pong naibili sa akin. Two gibs to. Tsaka alam naman niya. Tsaka meron din ako dito, oo. Eto, hotdog to pang aso. Alam ko may aso kayo, nakita ko yung aso, oh. Pwede to sa aso, 90 plus lang to. Oh, click mo lang sa yellow basket. Natatakot ko kasi ako, baka pagalitan po ako ni mami. Wala po kasi siyang nabili. Ay, so. Diyos ko, ito, kunin mo na to lahat. Basta sabihin mo, Jema lang ha. O, ayan. Ayan ha. O, bye-bye. Bye-bye.